So yo, what's up guys? It's me again, Pedro Juan. Once again. So yun nga, today is araw ng Tuesday nga, November 5, 2019. And kahapon, share ko lang nangyari sa akin sa airport. Duty ko kahapon. Duty ko nga kahapon sa airport. Last day ng duty ko for this week. And yun, nanakawan nga ako guys ng motor. Or possible nga nanakaw or may kumuhang ibang tao. So yung nangyari kagabi sa airport, hindi kasi yung motor na yun kasi sa kapatid ko, motor yun ng kapatid ko nga. Kaya hindi talaga personally na sa akin yung motor. Tapos, nangyari kahapon, yun, nagpark ako kahapon ng, since ang pasok is 10 a.m. ng morning, nagpark nga ako before 10 a.m. Siguro estimated time nung nagpark ako ay mga 9:50, mga ganun. So ayun nga, alatang puyat-puyat pa. Kasi kagabi, almost alas ano, 12 o'clock na, magti 12 o'clock na, nag-iikot pa rin kami ni Sir Van. Sir Van, thank you nga pala sa pagsama kagabi. Yun, kay Rina, thank you. Pagdamay kagabi sa paghanap ng motor. Nag-iikot kami kahapon, nag-try kami sa ano, hindi, yun, balik nga tayo sa pagkawala ng motor ko. Nag-park ako ng 10, before 10 ng morning, tapos yun nga, all throughout sa duty ng buong araw. Tapos, ayun, hindi ko talaga nalabas or kahit anong oras nung buong maghapon, hindi ko nalabas yung motor ko doon sa parking. Pero usually kasi since lampas na rin ako isang taon doon sa airport na nagtatrabaho, hindi na parang ano, parang yung loob ko doon na okay talaga na parang safe naman doon yung ano. Tsaka since may bayad yung parking doon sa airport dito, may bayad yung parking, kaya yun. Kampante talaga na yung mga nagpa-park doon na ganun nga. Tsaka wala pa namang record na nagkakawala ng motor doon. Ito pala yung first record na nawala ng motor dyan sa airport. And yun nga, since nagpark ako ng ano pa ulit-ulit ako, nagpark ako ng 10 ng morning. Park ako 10 ng morning tapos, siyempre ang out ko 7:40 pa ng gabi. 7:40 ko nalaman na ano, gabi ko na. Yung paglabas ko na, doon ko nalaman na yung motor ko pala ay nawawala na. Or nawala nga. Siyempre, hindi ko alam kung anong exact time na nawala. Exact time na nawala yung airport. So, nung nawala yung airport, yung, sana, huwag naman airport yung mawala. Nawala yung motor, ng, yun nga, yung motor na ginagamit ko. Nawala doon ng, nalaman ko 7:45 na, ng gabi, gabi na nga yun. Tapos, ayun, nung nalaman ko yung nawala yung motor ko, pumunta agad ako doon sa guard, doon sa may parang, ano ba tawag doon, parang toll, ano, basta parang toll gate ba yung tawag doon? O, toll gate din ng airport. Tapos yun, pumunta agad ako sa guard, pinaalam ko na yung motor ko nga, nawawala. Nagtanong ako kagad ng ano, first thing na tinanong ko kung may CCTV nga. Ayun guys, sa kasamaang palad, wala nga pang nakakabit na CCTV dyan sa airport ng ano, airport ng, dito nga, ng Puerto Princesa. Tapos, yun nga, since wala, medyo nagpanik ako. Oo, yun, panik, syempre, ikaw ba naman, sasakyan mo, araw-araw mo na ginagamit, pampasok, tapos biglang mawawala. Ayun, taga lang, may sasakyan na dumadaan, may inyo. Ayun, nawala. So, ginawa ko, pumunta agad ako doon sa ano, nagpasama ako sa guard. Hindi, umikot pa ako sa ibang airport, sabi ko, ay sa ibang parking area, baka napagtripan lang yung motor ko, since sabi ko, sira yung lock noon, pwedeng matulak. Baka napagtripan lang ba na ilipat sa ibang pwestuhan ng parking. Kaso, ayun, wala talaga, hindi ko nakita. Ayun, hindi ko nakita yung ano. Pumunta agad ako kami sa ano, kasama ng guard ng toll gate. Sinama niya agad ako doon sa police para mag-report nga. Ayun, pumunta kami sa, naghanap kami ng ano, duty police noon sa ano, sa airport. Para nga magawa na ako ng report. So yun, pumunta kami doon sa arrival area kasi doon daw naka-assign. Pagdating namin doon, wala. Tapos pumunta kami sa departure area, wala din daw. Pero sabi sa akin ng ibang mga pulis na naka-assign doon na hindi naman gumagawa pala ng report. Ano? Pumunta na lang daw sa opisina ng mga pulis para doon na lang daw gawa ng report. Or pablatter nga daw, sabi. Tapos yun, doon ako nagpablatter, doon din ako natagalan kasi you know, sinalaysay ko rin doon yung mga nangyari ba? Yung mga nangyari sa pagkawala ng motor ko, kung ano oras ako nag-park, yung buong detalye para nga, ano, para complete yung information nila.
Tapos ayun, doon ako natagalan, nag-contact. Hindi ko pa sinabi kila nanay tsaka kina ate na nawala kasi baka mag-worry rin sila para ako na lang muna ba yung mag-ano. Subukan ko muna ayusin. Pero advice kasi ng police na isabi ko na rin daw kila nanay. Kaya ayun, tumawag na rin ako or nag-text ako kina ate. Nung una, hindi pa sila makontakt. Tapos ayun. So nung gabi na yon, siguro estimated mga 8:30 na ng gabi. Nagtuloy pa rin kami hanap. Pati sa CSI, nagtanong na rin ako doon para matulungan niya sa report or ma-report agad sa kinaukulan ng ka-up management ba. Ayun. Hindi rin na lang talaga ma-actionan within the day. Meron ako nakausap noon last minute na yung parang paalis na rin kami, sabi ng isang personnel doon, yung ka-up personnel na after daw ng mga lahat ng flight, ng duty ng flight, kasi parang last flight kagabi, parang 12 yata yun, ng other, ibang airline nga. 12 na. Tapos, sabi ng isang personnel daw na mag-iikot daw sila, mag-roving daw sila, mag-final roving sila, pag naka-depart na lahat ng flight, saka pag medyo malinis na yung ano, yung mga, yung parking area, wala nang mga tao. Ayun. So, ayun, nung time na nun, tinapos namin yung report sa police dyan sa airport. Excuse me. Tinapos namin para tuloy-tuloy nga. Tsaka para makapag-review rin kami within the city. Para makapag-ano rin ba ng report. Tapos, ayun, nung okay na yung report sa police, yun na, bala ko sana maghingi ng copy ng blotter kasi parang negative daw sila magbigay ng copy nun. Oo, hindi sila pwede magbigay. Ginawa na lang namin, nagpa-blotter sana kami doon sa San Pedro, sa may police station doon, yung malaking police station sa San Pedro, yung malapit sa may Adventist ba yun. Kaso, yung area daw kasi ng pagkawala ng motor ko, hindi daw nila sakop. So, naglipat pa ako ng kabilang police station sa Mendoza Park naman. Dito sa Puerto rin, Mendoza Park, malamang... para magpagawa ng report. Kasi ayun, same din ang sinabi ng mga pulis sa ano, nung ginawa ako ng report doon, mag-antay lang daw ng update, tapos i-update daw lang daw nila ako kung makagawa sila ng operation sa within this night nga, kagabi. Kaso, ngayon, wala pa rin ako na re-receive na ano, na update nga. So ayun, nung last night, pala huli namin pinuntahan ni Sir Van kagabi yung city coliseum para mag-check nga ng CCTV kagabi. Ayun, so nung habang nag-check, almost naka 1 hour din kami doon, nakakatingin-tingin din. Hindi pala nabot ng 1 hour, pero almost 1 hour din. Wala kaming naano, kasi naka-fast forward na rin ngayon para iba yung range ng time. Kasi nag-start kami na mag-check ng time doon sa CCTV ng 10 ng morning hanggang siguro mga almost 12 yata. Yun, nag-skip din konti. Pero yun nga, sabi ko, babalik ako today doon, para i-double check nga kung para mas matutukan ba yung pag-check namin sa CCTV o para yung mga sasakyan ma-double check. Si Sir Van kasi may pasok pa ng 5 morning ngayong araw, kaya sabi namin hindi kami makatagal ba doon sa CCTV. Sabi ko balik na lang ako bukas. So ayun, so today ang update ko meron pala kaming na-contact na rin na yung sa ano nga registration na pwedeng tumulong din sa amin dito para ma-report na rin nga sa mga ano kataas-taasan regarding sa pagkawala ng motor. Kasi dyan talaga sa airport na yan, wala pa talaga nakakabit na CCTV. Yun nga lang, nakakalungkot na part kasi everyday nagbabayad kami ng parking fee, which is na 20 pesos per day. Ayun. Although minsan, pag halimbawa wala namang talagang panghulog, o halimbawa walang cash, or walang ano, nakaka-skip lang din, pero almost every day talaga, every duty nagbayad kami ng parking fee na 20 pesos per day. Kaso nga lang ang nangyayari, since na nagbayad na nga kami, parang hindi pa rin yung assurance ng safety and security nga ng mga vehicle donor, mga sasakyan, hindi pa rin pala ganun. Katulad ng nangyari nga sa akin kagabi, nawalan pa rin ako ng ano or napasukan pa rin ng masasamang tao yung ano, yung area ng airport. So ngayon siguro, maglalaba lang ako ngayong araw, tapos after nito, dediretso na ako ulit mag-ikot or mag-ano, kung anong pwede kong gawin para makatulong din, mapabilis yung paghahanap, or kung mahanap pa, sana mahanap din. So yun guys, pag-pray lang natin na mahanap pa yung ano. Sayang din kasi, tsaka ito yung araw-araw na ano,
malaking tulong to araw-araw na pagpasok natin sa, ano, sa trabaho nga. Ay, yun. So yun guys, balitaan ko kayo mamaya kung halimbawang maano, katinantay nga ako. Salamat.